Ngayon, buong araw nagikot ang puwersa ng News 5 dito sa Cagayan de Oro. Talaga namang kahit saan lumingon, may bahid na iniwan ang Bagyong Sendong. Unti-unting binabalikan ng mga residente rito ang mga iniwan nilang tahanan. Pero ang masaklap na katotohanan, halos wala na silang inabutan. Narito ang report. Luha na ang umagos kay Nanay Lydia matapos makita ang bahay sa unang pagkakataon. Matapos umagos ang teribleng baha na dala ni Sendong noong Sabado. Sakit naman tingnan ang bahay na wala na. Hindi na may makabalik. At kahit mawala ang bahay, basta ang mga anak ko kumpleto lang. Nandun lang ang pagpo ko. Sakit man, uwi naming bahay. Halos mabura sa lupa ang kanilang bahay sa Barangay 13, Isla de Oro. Wala na rin maaaring maisalba kahit anong gamit. Ang pinagpapasalamat na lang nila, buhay silang mag-anak. Ito ang tahanan nila Nanay Lydia. Nang mabilis na tumataas ang tubig, nag-akyatan na sila sa bubong ng kanilang kapitbahay na tanging nagsalba sa kanilang mga buhay. Umabot daw kasi ang tubig dito sa Isla de Oro sa linyang ito na kung ating tatansyahin, ito'y nasa may 15 feet. Umabot na sa 44 ang namatay at 59 pa ang nawawala dito sa Barangay 13, Isla de Oro. Dahil puno na ang mga evacuation center, kahit walang bahay o bubong, marami sa kanila ayaw umalis. Kanina, ang Alagang Kapatid Foundation na ang lumapit sa kanila. Bit-bit ang 500 relief goods na may lamang delata, bigas, noodles at tubig. Maraming salamat po na sa hinihinabang. Pasalamat kami lahat dito sa sa Barangay 13. Malaking pasalamat namin. Naghiyawan naman ang mga taga Barangay Consolacion, Isla Delta nang makita ang bitbit nating tubig at pagkain. Marami sa kanila kumakalam na ang sikmura at namumuti na ang mata kahihintay sa tulong. Thank you, sir. Salamat, sa salamat. Salamat. 500 pamilya rin ang nabigyan ng relief goods ng Alagang Kapatid Foundation, katuwang ang Maynilad, PLDT Smart Foundation, Xavier University at Philippine Army. Erwin, matagal pa makakabangon muli ang mga kapatid natin dito sa Cagayan de Oro. Ngunit sa ating mga isinagawang relief operation sa iba't ibang barangay ngayong araw, kahit matinding pagsubok ang kanilang pinagdadaanan, sa bawat pag-abot natin sa kanilang tulong ay hindi nawawala ang ngiti at pasasalamat nila. Erwin.